ano, there are a lot of things na gusto kong sabihin sa kanya. Nung nagsasalita siya, nung when he was going to propose sa akin, iyak na ako ng iyak kasi nag-flashback lahat sa akin from day one. Kasi nag-flashback lang sa akin lahat. I remember there are times na he would ask me, "For the past 7 years, Tin, I was never a priority in your life. It has always been God, your family, your work, and me. I'm always the third. And I've accepted that for 7 years. Kasi sabi ko, I always pray to God. Sabi ko, Lord, kung darating yung time na mapagod na si Paul kasi hindi na niya kaya maghintay, sabi ko, kayo nang bahala. Pero he really stayed and he proved to me that true love waits. And he really waited for me. Kaya sabi ko, if I become his wife, hindi na siya number three priority. I will make sure that he will be my only priority. And everything else is secondary na lang. So I'd like to thank him for enduring everything, for the patience, for understanding. And thank you very much for honoring my parents. Nung ginawa mo yon, nung 7 years na realize ko, ito yung lalaking gusto kong maging ama ng mga magiging anak ko. Kasi inonor niya yung mga magulang ko and he will be a good father kasi naiintindihan niya yung nararamdaman ng tatay ko. So yun, thank you. Yun lang.